96.7 Energy FM. Same, pero iba. All right, Papanga, it's 26 minutes after 5. Yay! Gusto mo yan? Ay, Toby, oh. Toby, si Toby, matatapos na yung araw, ang fresh pa din. Iba, eh. Grabe naman yan. Paligo ka ba? Oo, oh, di ba? Nakakahiya naman sa mga friends. Ako hindi. Oh, ito na. Sa mga panggapo natin, ito parte, meron akong magandang balita sa mga riders natin dyan. Uy, ano yan? Oh, ito. May bago po ang Geely mga pangga para manalo po ng Geely helmet at Geely merchandise this Halloween season. Ito na mga pangga, ang gagawin nyo, kailangan nyo lang pong i-like at i-follow ang kanilang official Facebook page, ang Geely Helmet PH at ang TikTok at Geely Helmets PH Official. I-comment nyo lang po ang inyong Geely Helmet at kasama na rin po dito ang inyong spooky story entry. At para po i-screenshot nyo yan, ha, huwag nyo kakalimutan na kayo po ay nakafollow talaga sa Geely Helmet. At syempre, i-share nyo yan sa inyong timeline. At ang ating ano pala, partner, ang ating hashtag, huwag nyo kalimutan ang Level Up Your Protection with Geely at Trick or Treat with Geely at Geely Helmets PH. Make sure po na naka-public post po yan, mga pangga. At ang start po niyan ay nag-start na ng October 21 hanggang November 24. Pero ang live po, FB live po ng Geely Helmet, mga pangga, will be on November 10. At ang second live po nila ay November 24. Ayan. So, good luck po sa mananalo ng helmet po. At syempre, helmet siya ni Geely yan eh. Ay, diba? Syempre. Basta diba, Geely. Sobra. So, sabi ko sa araw, basta Geely helmet. Basta Geely helmet. Baliktad naman eh. Ayan. O, eto na partner. Mabalik na tayo. Eto na mga pangga, ang ating inaantabayanan para po sa ating drama ngayon pong Tuesday. Eto na. Ano ang drama natin for today? Medyo ano to, medyo mahirap na sitwasyon, no? Kasi nga, si ate mong girl ay nalilito, partner. Bakit? At hindi alam ang gagawin niya dahil nanliligaw sa kanya. Nanliligaw, ang kanyang boss. Ha? OMG! Pero ang okay. boss niya ay single. Okay. okay? Single po yan. Walang problema. Kaso nga lang, may problema po isa. Oh. Ang pinakamalapit na problema dito, pag siyempre, nalaman ng kanyang mga office mates. So, malaking issue yan. Hindi pa alam. Actually, nililigaw pa lang eh. Pero, kaya ito nag-message sa atin, malamang may pag-asa. Siyempre, baka gwapo naman. Baka bet niya. At bet niya naman. Parang very pang-Korean novela. No, kasi napaka-ano naman kung sinabi niya, crush ko po siya. Di ba, parang mapapahiya. At ikaw babae, hindi mo pwede sabihin na, gusto ko naman din po siya. Hindi naman mo sasabihin sa message yan eh. Pero I think sa dating niya, meron yan. Well, yan ang issue eh. Ang problema niya na baka malaman, ganon, or ano ba itutuloy niya ba? Kailangan pa ba niyang ituloy, or hayaan na lang? Ikaw lang rin makakasagot niyan eh. Kung baga kung ready ka ba against all odds, di go. Pero kung kunwari, hindi ka naman handa, di ba? Siyempre, hindi mo may iwasan na pag-uusapan ka. Tsaka ano, number one dyan, boss yan eh. Siyempre, boss ng kumpanya yan eh. At saka sure ka ba talaga na may gusto sa'yo? Make sure na totoo talaga yun, na nililigaw ka talaga. Paano kung wala naman talaga? At alam naman, de, siguro baka meron itong mga conversation or siguro kilala niya naman at hindi naman siguro sunga to. Kung sabagay, kung nagtatanong naman na siya tungkol sa panliligaw, so ibig sabihin, tapos na sila dun sa getting to know stage. Tsaka boss naman, hindi naman sinabi niya kung ilang taon na siya sa kumpanya. Pero ang ano dito, ang mahirap kasi dito partner, yung tama ka doon, yung masasabi ng mga ka-office mates mo na syempre, uy, boss mo. Oo, dapat wala kang care kung talagang papasukin mo yan. Wala kang, hindi ka apektado sa mga, posibleng walang mga mosang dyan. Kakalat yes, yan eh. Correct. At bukod dyan partner, maaaring sabihin, palakasan na. Syempre, saan ako lagad ng jowa mo na, if ever na, boss mo. Kumbaga dapat, kapag sinagot mo yan, or ayun nga, pumayag ka na magpaligaw, mas maganda siguro, ano ka na lang dyan? Depende kung aalis ka. Papayag ka ba? If ever, kung ikaw sa sitwasyon, ganito na lang, kasi na-ano ko lang, nangyari sa akin ko lang, yan eh. Paano, kaya mo bang gawin? O i-turn down itong ano, pagtatrabaho mo? Mag-resign ka? Alang-alang doon? Nag-resign nga ako eh. So, kwento mo yan. Talagang ganyan ang nangyari ha? Ganyan ang Bakit kasi yung time na yun, nung hindi ka pa nag-resign, naging kayo? Oo. Bilis tumagot ha?
Or ano naman, no? Ano na yung matagal eh. Pero matagal naman ano ba yun, yung no? mga naging, yeah, bigyan mo siya ng idea, ano ba yung mga naging problema? Eto naman kasi, ang problema, ano na, kumbaga masyadong sa akin naka-focus yung guy. Okay, okay. So syempre, nakaka-apekto dahil... So parang favoritism na ang nangyari. Kasi, hindi, ang nangyari, parang sobrang ako na lang lagi, yung ako na yung nasa isip niya palagi. So nakakalimutan niya na yung trabaho. Nabilang boss. Oo, ganun, diba? Ay, hindi siya boss eh. Hindi siya boss. Ay, hindi ba siya boss? Ay, oo, pero... Mataas ang posisyon. Mataas ang posisyon niya, oo. Eh, ito nga kaso problema, Bart. Ito, boss na to eh. Kahit ano man gawin niya, wala kasi, problema oo, eh. Oo. Hindi ko alam kung paano kapag boss na. Yung pero, kasing sa akin, hindi naman siya kumbaga, ang boss. Kumbaga, ano lang to, officer, ganyan. Saktuhan lang, oo. O yun, siguro. Yun lang, ako sa akin kasi, ang hirap din kasi. Mahirap din yan pag ganyan. Pero kung mahal mo, kung nagmamahalan talaga kayo, kailangan mo siguro ano, mag-resign ka dito kasi mandami, posibleng hindi titigil yan. Baka magkagulo-gulo pa sa opisina. Number one dyan, ikaw pa yung apple of the eye ng mga office mates mo eh. Lalo na kung mahi. Si, ano, yes. Tawag sa, magkakaroon ka ng codename dito. Alam mo ang codename mo? Oh. Princess. Princess. Diba? Eh, syempre, ikaw na yung ano eh. Ikaw yung... Ikaw ni ano, Upo, ng prince, ganun. Eh. Next to the king, ganun. Oh. Ibig sabihin lang, Nono, ikaw ang mag-de-decision yan eh. Parang nasa kamay mo pa rin yan eh. Kasi yung lalaki, hindi naman niya magde-desisyon eh. Mm-hmm. Kasi kapag talagang ramdam mo, siguro alamin mo muna na talagang seryoso siya. At kaso nga lang kasi pag-resign kasi, ang hirap na susunod ng mag-apply yun ng trabaho. Kung wala ka pang trabaho. Eh pag sinabi, di bali sana kung... Lakas-lakasan ka na loob, tapos wala ka palang... Hindi, di bali sana kung handa kang pakasalan lang agad ng jowa mong boss mo. Diba? So marami kang i-consider. Ano kaya... Kung ikaw, ganito lang partner, boss na, gusto kong malaman yung side mo eh. Oo. Oh. Ikaw sa sitwasyon niya. Kunwari, boss ko siya. Oo. Tapos nandiyan ko sa sa'yo, ano gagawin mo, papayag ka? Nakakakilig kasi yung part na gano'n. Mm. I mean, kung iisipin ko lang yung pagiging parang, babae ko. Para pelikula ito nila. Para kasing pelikula. Ni ano, ni, tawag ito, John Lloyd tsaka ni Sarah. Oh, diba? Yung gano'n ka closer. Yung aminin mo, syempre kikiligin kang boss mo yun ang liligaw eh. Sino ba namang hindi matutuwa at magustuhin yun? Eh, ang tanong ito, hindi ba makaroon ng wala na akong komplikado? Akin na lahat ng perks. Kasi ganito mangyari, partner eh. Hindi, ito, partner, ito, ganito mangyari ha. Ito yung nakikita kong senaryo. Oh, sige. Hindi ka nagsaya, nagmamahalan kayo. Paano pag ano, nag-away kayo? Di paano yan, di sira ang trabaho. Ay, kailangan umayos siya. Dapat professional kami. Huwag dapat niya ipapahalata. Pero hindi natin maaalis niya na syempre, maraming papabor sa akin. Tsaka marami rin kasi magtataka ng mga office mates mo na, ba't ganito ngayon sila? Boss, diba? Parang nag-away sila. So parang ang daming nadadamay. Malalaman at malalaman talaga nila. Kaya nga, so kaya mo yon. Gugustuhin ko, pero hindi ko sure kung kakayanin ko. Kasi hanggang sa mapabayaan na yung trabaho, yung sales ninyo, diba? Bumaksak na. Kaya nga, hindi maganda. Hindi siya madali. So, kung talaga mahal mo, mag-resign ka, ganun lang ang simple. Kapag gusto mo talaga, tanggapin mo o sasagutin mo siya, mag-resign ka para maging kayo at walang maging problema. Para walang maging problema. Pero kung kunwari, kung ugaling ano ka, syempre, boss yan eh. Kumbaga kung ako papipiliin, si Jano makakatrabaho mo, boss mo. Di maganda, di ang sarap ng buhay ko. Handa ka lang dapat sa mga masasabi sa'yo sa paligid. Ayun lang. Malakas ang loob. Oo, malakas ang loob mo. Ayun lang. Yun ate ha, sana, decision mo pa rin, no? Ang amin lang dito, kapag mahal mo, mabuti mag-resign ka lang para wala maging problema sa mga kasama mo dyan. True. Ganun. Kung marami kasing chichika sa'yo dyan, ako, good luck talaga sa'yo. Araw-araw ay nightmare. Kayo, makapangga, anong masasabi niyo dito sa comment natin, partner? Ayan, dami mga sumagot. Ito sabi, wala naman pong masamang subukan kung compatible sila sa isa't isa. Pero ang problema, boss niya yan at empleyado siya. Komplikado ang labas niyan. Tapos hot topic pa kayo. Dapat maging aware siya sa mga taong nasa paligid niya. Yes. Ito ha. Sabi naman dito, maghanap na lang si girl ng ibang work para walang marites. At kung mahal siya ng boss niya, dalawing kanya sa... Ano daw? Dalawin kanya sa... Bago mong work pala. Alam ko, biglang bumantok yung bago mong work. Kung mabilis ka matanggap sa trabaho, ang hirap mag-apply ha.
Yun naman ang nangyari sa akin. Natanggap ako kagad. Ang galing mo kasi. Dito na yon. Eto lang mo no. Sabi naman ni Limuel, pakasal ka na para masaya, para wala na siguro problema. O di, housewife ka lang. Actually, yun yung pinakamadaling paraan. Oo. Kung utak ko yung gagawin mo. Oo. Kung baga, manghingi ka ng negosyo, total boss naman siya eh. O di, bigyan mo na lang ako ng negosyo. Tapos hindi na ako papasok ng office. Di, wala na mag-jijismis sa atin. Kaso may tanong, enter, papakasalan ba siya? Baka naman jowa pa lang sa stage na yan, di ba? Hindi pa seryoso. Wala pa sa isipan niya na lumagay sa tahimik. Ito ang pinakamagandang sagot. Sabi ni Dominic Piolo, Ancheta, ako single forever. Hindi ko iniisip. Oh, tama, para wala tayong iniisip. Tama. Kung ikaw, ate, ay nakapag-ipon na, ano lalang. Kung kaya mo, i-give up, no? Pero kung bago ka pala sa trabaho at meron ka pang pinag-aaral, may hindi naman obligasyon, may toka sa'yo para sa kuryente ninyo, sa bills ninyo, lahat mahirap yan. Mahirap mag-design. Oo, mahirap. Pag-isipan mo muna mabuti ha, bago bumitaw ha. Kumanta siya, gusto ko na. Nakaka! O kaya mag-low-key lang daw sila, low-key. Pwede naman. Diba? Basta ano, dito papasok ano, kapag tama ka daw, magiging professional. Pwede, sige, kung kaya mo ba eh, kung kaya niyong dalawa na ipakita, pag trabaho, pag nasa labas kayo, mag-jowa kayo. Mahirap, di ko kaya. Kaya niyo yun, mahirap. Ako, hindi ako naniniwala ng ganyan. Kapag nag-aaway kayo, dala niyo hanggang sa trabaho yan. Oo, di ko kaya talaga, promise. Siguro wala. Magtatampo ko, di syempre, ayun. Tapos wala ang ganang magtrabaho. Oo, hindi ko tapos siya papansin. Tapos a-absent ka, para mapansin ka. Syempre, a-absent talaga ako. Kaya, good luck dyan, no? Ate, pag-isipan mo mabuti ha. Ilang naman ang aming masasabi sa'yo ha. Ay, nako! Hindi ka namin pinagre-resign. Pero kung yun ang option, edi yun ang gagawin mo. Ba? Good luck! Happy Tuesday daw, sabi ni Loha Yari Santos and Yoli Ruiz. Hello, Carlos De Leon. Hello. Ayan. Meron ka pa bang sagot dyan, partner? Yun lang naman. Malamang natauhan din to, no? Sige. Sabi niya, Jim, ikaw na lang. Ikaw na lang daw yung jojoain. Hindi na raw yun. Ako, kaya kita sustentuhan. Okay. Ang yaman. Ang dami kong niloodin. Charot. Dahil dyan, mga bangga. Happy Tuesday kay Loha Hector. Yes. Yay Santos, ayan. Sa lahat ng mga pangga natin. Si Darwin, no? Laging yan, active hi, sa atin. Hi, Darwin. Ikaw na talaga. You're the best. At si, si Yuso Rakitero. Hello. Yan lang. Ay, si Kuya Chico. Ano ba yung may humabol? Ito na yung boss ko. Ako tayo yung Mexico. Ano natin kay Kuya Chico? Ikaw, Kuya Chico. Bakit, naghahanapan ng jowa? Naghahanapan ba? Baka pwedeng. Siya na lang. Baka pwedeng ikaw na lang yung jowa. Pwedeng ako na lang. Hirap naman kasi. Papasko pa, no? Kaya nga. Tapos malungkot ka, no? Ang puti mo, tignan mo, nakakainis ang fresh neto eh. Tanda mo, magpuputo ka na. Ano bang problema? Kayo kanina pa kayo, kay Toby, sa akin. Ano bang problema nyo ba sa amin? Ang puputi nyo eh. Naganda ng ano nyo. Naganda ng mga kulay nyo. Bawi na lang kami sa real life. Nakita mo ni Minostra ni Toby. Kaya nga eh, lagi. Alam mo ganun kayo araw-araw. Kompleto araw niyan, kapag ganyan. Parang gusto ko yung picture na tasigyan ko dito. Yan yung pwedeng award niyan, the best in na ma'am. Saka best in 500. The best in papalit. Correct, di ba? O, tapos best in papalit. Araw-araw, hindi pwedeng... Hindi pwede. Teka lang, Eto nga kasi, Jim, ano yung it's problema niyan? It's time to choose. Yan? Ano yun? Tuesday? Hindi kasi, Kuya. Ano yun? Yes, Tuesday. Tuesday yun. Ano yung pagpipilian? Hindi kasi, Kuya Chico, meron naliligo sa, eto kay ate. Akaso boss niya. Kaya nahihirapan kasi siya ngayon mag-desisyon. Pag-deso, basic. Sorry na. Papa Jackson. Mahirap mag-desisyon. Kung baga sasagutin niya ba or iwasan na lang niya. Kasi nga, magkakaroon kasi ng problema kapag nasa opisina naging sila. So marami masasabi. Alam mo naman yung mga ano. Sabi ko kasi, syempre, papaka-ipokrita ba ako? Syempre gusto ko yung mga ganung love story dramahan, di ba? Pero dapat handa ka. O di sasagutin ko si bossing. Hindi ka lang dapat handa ka lang sa mga... Pero siya, sabi niya, mag-ano na lang, umalis na lang si ate. Kung kaya niya. Kung kaya niya. Oo.
mag-resign siya, tapos maging sila, magkalap talaga siya ang trabaho para wala nang issue. Kung yun lang, kung magpapaka-professional, yun yung gagawin. Kaso very unprofessional ako sa lagay. Pati ikaw! Pero alam naman natin, sa lalo na dito sa Pilipinas, diba? Nangyayari yan talaga. Diba? Naku, hello, welcome to the Philippines. Yun lang. Pero, sana, ang piliin nyo, ako. Tama! Piliin, kasi nga, kasali ako sa, nominees eh. Diba merong Lionheart TV Roar Awards? So lately ko lang nalaman yan ha, kasi akala ko ka-Jack lang eh, pero kasama pala si Kasi kasama si Papa Jack. So pareho kami mga nominated no. Papa Jackson, Gandang Kara, Kuya Chico. Grabe. Pero syempre piliin niyo na ako kasi, 'di ba? Yung dalawa lagi may may award. Marami na award sa Karjak, ha? O nga, kung Chico. Ang kababayan na raw sila. Ito, nilagay ko talaga dun sa post ko, diba? Ako na lang piliin. Kasi yung lagi naman sila, so para maiba naman. Pero pag ikaw ang nanalo kay Chico, meron kaming Sheena, ano suti mo? Dapat, di ba, magbabonggang ano ka? Magagawin ako, pero yung ulo lang. Walang katawan. Ako magpapainom ako nun. Para namang normal lang sa'yo yun. Parang hindi naman, parang wala namang effort. Asa yung effort dun? Tama, isang bote pa. Parang wala, magpainom ka, gawa ng marami kang pera ngayon, di ba? May loan ka na, rinig ko eh, nag-loan ka eh. Sobrang sayang eh. Kaya nga, di ba? Habulin na ako ng mga... Naway lahat na napapalon. Napakadaming pera ni Jimbo. At saka Energy FM, yes, sa radio station of, yes, the year ba? Tama. Tama. So nakapost naman yan sa mga social media, so malaki na kayo. Kaya nyo na yan. Every 6 hours pwede bumoto. Tama. So only every 6 hours. So bantayan ninyo ha. Yes. Ito nga yung yan yung yung ni-receive ni Papa Jackson, yes, kagabi, di ba? So congratulations. Awa ka mo. Ayan, kunyari magpa-practice na ako. Kunyari yan. Okay. And our winner for tonight. Ba't ganyan? Para lambulan. Parang bukas. Para lambulan yung dadiga. Sorry. So, di ba? Ganun mo kay Chico. Kunwari may speech ka. Kung ikaw nanalo kay Chico, ano sasabihin mo? Thank you for this award. I deserve this. Yeah! Ganon. Yun naman ang lagi. Tama, ikla may sipa. Yan naman ang lagi ko sinasabi. Naalala ko yung nag-receive tayo ng award, sinabi niya, we deserve it. Ako lang naman ang nakakapagsabi nun. Wala nang iba. Galing. So, para marinig niyo ulit yon, kailangan iboto niyo. Iba ka? Ano susuti mo kung sakasakali? Ayan. Ano skin tone? na fit? Tapos may drawing ng abs. Ganyan. Ganon ang ano ko. Ang ganda. Ay, abangan namin. Diba? I'm looking forward na si Kuya Chico manalo. You are looking forward. Yes. Okay. We are looking forward. Sa lahat ng mga Are you gonna look at it forward, at the back? Maybe inside out? Nakakamuisin. Ito pa, isa pa, maisingit ko na lang. Total, nandito na laman din ako. Bukas, magsisimula ang special edition ng Drive Me Crazy, ang Halloween special. Ang spooky edition. Gusto mo yan, Jim, di ba? Gusto mo ng mga spooky, di ba? Gusto mo yan. Matagal ko din yun, ha? Ng spooky. Oh. Yun, bukas makaka-experience ka ulit ng spooky. Gusto ko yung ma-experience bukas. Ang spooky. Magkakaroon ba ng video niyan? Yung spooky? Mayroon, may live eh. May live. So, abangan natin yan. Yan, yung spooky. So, kung meron kayong spooky experience, spooky story, send nyo sa akin para malay nyo masama, di ba? 3 days naman yan eh, bukas hanggang Friday. Ako, ang dami spooky. Spooky experience, ang dami ko eh. Pwede ba entry ko? Pwede. Baka last day ko na to. Madami kang spooky experience, Jim, no? Alam mo, iba-iba pala yung tsura niyan. Hindi, iba. Hindi, kasi, di ba, pumunta ka sa probinsya. Iba yung tsura. Totoo, iba-iba. Sa Manila lang, hindi ko alam, parang bulat-tat lahat eh. Yung mga nangyayari. Ang dami kasi nangyari sa Manila, di ba? Akala nila walang spooky
sa walang experience sa Manila pero meron pa. Siyempre lahat yan bukas na, di ba? Oo. Halos lahat niya. Tuwing alas 9 ko nakikita yung gabi. Alas 9. Madalas. Oo, madalas. Bukas na. Kaya nga, so... Magsisend ako. Send ka rin? Send to all. Gusto mo, gusto mo makita yung spooky ni Sheena sa kasi yung experience niya. Experience nito eh. Ah, dami, nakatakot eh. Di ba yung sinukwento mo sa bahay nyo? Feeling ko mas madami ka experience, Jim. Marami. Hindi lang spooky experience. Gusto mo i-live natin bukas? Tapos ipound punch natin yung mga na-experience ka. Tama. So bukas ha, ang Halloween special, the spooky edition, yeah. Ay, 25 to 27. Okay? Abangan natin yan. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you, thank you for this honor, award. It's an honor okay. na right. nandito ka at mag-promote. Thanks, bye. Bye. Hayop, yung kinakausap ka na nagbibigay sa'yo ng award, tapos thanks, bye. Oh yan, anyways, maraming salamat sa inyo mga pangyay. Sana namang masaya at kulitang Tuesday. Ang ating naibigay sa mga pangga natin partner. Yes, kaya naman abangan nyo na. Susunod na po, nag-iisang monarch of the Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Susunod din. Ayan. Don't forget pangga, like, follow, and share. Sheena 1067. At sa iba DJ Jimbo. At vote na. Every 6 hours daw, pwede mag-vote. Bilis. Good luck, Team Energy. Good luck. At dahil dyan kami exit na mga pangga, nakasama't nakapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbalicious DJ, ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabihin radyo, sabihin mo!